Mga kapuso, nagbabalik po tayo live dito sa Senado at makakausap po natin ngayon mula sa panig ng prosekusyon si Representative Nery Colmenares. Magandang tahali po, Congressman Colmenares. Good afternoon. Good afternoon, sir. Kanina po, nakausap na po namin yung depensa at natanong namin kung sino yung mga inihahanda nilang testigo. Hanggang ngayon, hindi patiyak kung si Chief Justice Corona ay isasalang po nila. Kayo po ba, hihilingin niyo pa rin na si Chief Justice mismo ang sumalang? Well, actually, hindi naman sa hiling, no? But, the defense would like to delay the trial, sa tingin namin. They're going to present a lot of witnesses when the only witness that really matters is the Chief Justice. Any other witness is irrelevant or immaterial because none of these witnesses can explain bakit may $5 accounts. None of these witnesses can explain bakit may 34 million sa PS Bank. So, sana naman, huwag na nilang pahabain ito at i-present na lang ang necessary witness. Unlike ngayon, may big issue kay Secretary De Lima na i-present na naman nila ulit. Tingin niyo po ba, sir, kasi sinasabi po nila na hindi na kailangang ipaliwanag sa Ombudsman yung supposed $10 million account because he's already being tried here in the impeachment court. Do you share the same view? No. Nung nag-impeach nga kami, ang sabi ni Chief Justice noon sa amin, nag-impeach kayo, hindi man lang kayo nag-imbestiga. Pero ngayong mag-iimbestiga ang Ombudsman, ang sabi niya, hindi pwede mag-imbestiga kasi impeachment lang dapat. So sa amin naman, investigation lang yun. So there's nothing wrong with that. And we gave powers to the Ombudsman naman sa Constitution precisely to stop corruption. So dapat hindi hadlangan, and we hope that the Chief Justice will open to the investigation of the Ombudsman at wala namang bearing yan sa impeachment court. Iba ito impeachment ito, whereas the Ombudsman's proceedings ay criminal proceedings yun. Meron po ba kayong balak na balikan pa yung mga dollar accounts? Although alam po natin kasi na it's the defense's turn already now to present evidence and their arguments. Pero is there any chance pa po ba na kayo po babalikan po ninyo ito? Definitely. We made reservations on the dollar accounts. So, andyan yan. So anytime we want, we feel na kailangan balikan yung dollar accounts, babalikan yan. And well, speaking of yung babalikan, kasi baka sabihin nila kulang sa oras or malapit na rin yung susunod na break. Papurbo ba ang prosecution dun sa mungkahi ni Senate President Andile na gawin hanggang alas 10 ng gabi? Pabor kami na sa mungkahi ni, in fact, decision ni Senate President Andile na kahit hanggang alas 12 ng gabi. Mahirap yon, but we need to do that para matapos ang trial na ito. In fact, the defense have said na prepared na sila sa pag-present ng kaso nila. So, I don't see any reason bakit ayaw nila noon. So, I really hope that the defense will present their case soonest, not a day longer than necessary para matapos na ito kahit hanggang alas 12 ng ating gabi. Abutin kami. Alright. Well, maraming salamat po, Congressman Colmenares, sa panig po ng prosecution.